Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Araw ng Biyernes dito sa Quiapo, isang Biyernes sa Kuwaresma. Tinatawag po tayo sa diwa ng banal na panahon ng Kuwaresma na tayo'y magsisi, magtika, lalo pang magdasal, lalo pang tumulong, lalo pang tanggihan, magtimpi, tanggihan ang sarili, ang hilig nito upang mapalapit sa Panginoon, upang lalo siya makilala. Ipagdasal po natin ang petisyon ng bawat isa sa atin, napakadami natin ngayong umagang-umaga. Ang ating mga sinasamong intensyon, nawa paboran tayo, sagutin po tayo, kaawaan tayo ng Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami na may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikyem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa inyong mga kapatid. Sumunod si Jose at nagtagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto.
Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelitang kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya, nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y ipinagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali siya'y subukin nitong Panginoon na siya'y nagngakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ng ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa sa mga ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana.
Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't sila, siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa ang talatang ito sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na kayo maghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig na mga punong saserdote at mga parisen talinhaga ni Jesus, at naunawaan nila siya ang pinatatamaan nito. Datakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Biyernes, lalong-lalo na yung unang Biyernes, nagbabalik-tanaw po tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, Sacred Heart of Jesus sa Ingles, at meron sa simbahan na ang reparasyon sapagkat ang puso na sinugatan, hindi lamang ito sa larangan ng pag-ibig, ha, mga kapatid, baka kasama na yun. Yung heartbroken, nabiyak ang puso. Mas malalim dito, hindi lang pagkasawi sa pag-ibig ito. Sinaktan ang puso ni Jesus na mga bastos, paglalapastangan, lahat ng kasamaan, kadumihan, kaitiman. Papano siyang kalinis-linisan at napakabait, susuklian, papalitan ng kanya kabutihan ng kasamaan. Kaya nga ang reparasyon, tayong mga nakakaunawa, tayong nagsisikap magpakabanal, tayo nagtatangka maging tapat, mahirap po. Sa laban ng tukso, nilalabanan ang seduksyon ng mundo, ng daigdig. Sinisikap nating, Panginoon, nandito lang kami sa inyo. Makasalanan din ako, ngunit ako'y nagsisisi. Alam ko kung paano ko kayo nasaktan. Pero, ang reparasyon, ibig sabihin na reparasyon ay binabalik mo sa ayos, di ba? Repair. Di ba? Aayusin mo yung bagay na nasira. Aayusin mo yung kaugnayang nasaktan. Yan ang reparasyon. Di ba? Merong sa English, act of reparation, gawain ng reparasyon. Ibabalik mo sa tama. Ano ba nangyari? E paano? Sinaktan si Jesus. Masakit. Kayo, tayo. Balikan nyo yung mga damdamin nyo nasaktan kayo. May edad na tayo. Sino ba dito hindi nasaktan ng kapwa-tao? Alam nyo ba yung lumuha? Alam nyo ba yung tumangis?
Alam niyo ba yung umiyak? Alam niyo ba yung panaghoy? Alam niyo ba yung panglaw? Alam niyo ba yung hambal? Alam niyo ba yung lamentasyon? Mga malalalim na Tagalog ito, iisa lang ang kahulugan. Sakit, hapdi, kirot na ginawa ng mga masasamang tao. Ang salita ng Diyos ay ukol sa tangka ng mga taong pumatay. Oh, may conspiracy, may pakikipagsabwatan, mayroong meeting, nagpulong. Ano yung agenda? Pagpatay ng tao. Sa Genesis, unang pagbasa, dahil sa inggit, sapagkat 12 ang anak ni Israel, e isa doon ay paborito niya si Jose. Kapistahan pa naman ni San Jose bukas. Siya'y nananaginip. Tingnan mo itong kapatid natin, itong nananaginip. Paborito ni tatay. Tayo? Paano tayo? Paano naman kami? Paano naman kami? Naiinggit. Napakagandang binigay na damit kay Jose. Nagpulong-pulong yung natitirang mga kapatid. Patayin natin. Alam niyo ba yung pagpaplanong pagpatay? Papatay ka. Hindi lang sasak, hindi lang pagmumura yan. Hindi mo lang gaganti ka. Hindi lang ito susuntukin mo. Pagpatay, pagkitil ng buhay. Yung hininga, wala na, hindi na hingi. Todas. Kapatid yan. At buti na lang yung panganay, si Ruben. Sabi ni Ruben, kasi siya, magkakasama sila eh. Di ba yung mayorhidad, yung nakararami, yun ang kwan, patayin natin to. Ngayon, sabi niya, ihulog na lang natin sa balon. At doon na lang siya mamatay. Sabihin natin na may isang mabangis na hayop na pumatay sa kanya. Mawawala na lang. Pero ang isip ni Ruben bilang panganay, sasagipin niya ang kanyang kapatid kung umalis na. Yung, sige, tapon natin sa balon. At, pero sila titignan talaga mamatay. Buti na lang yung si Huda, yung bunso. Mga kapatid, anong mapapala natin kung papatayin natin ang kapatid natin yan? Dugo ng aking dugo, buto ng ating buto. Pagpatay sa kapwa. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, pagpatay. Mga katiwala sa ubasan. Pinadala na ang mga alipin para kunin ang parte ng may-ari. Sa kahuli-hulihan, pinadala niya ang kanyang anak. Gagalangin nila ang aking anak. Alam mo, ang linis ng isip ng may-ari. Meron pa siyang pisaan. Meron pa siyang bantayan. Meron siyang pinlano niya. Inalagaan niya. Ngunit masasama yung mga tao. Tingnan mo kung gaano kabaluktot yung pag-iisip nila. Yung pagpatay. Ito yung tagapagmana. Ano ha? Makukuha natin ang mana niya. Ewan ko kung paano baluktot na pag-iisip makukuha may mana. Sa masamang paraan. Pero ganun ang pag-iisip nila. Pagpatay ng isang tao. At patalinhaga lang ito, istorya lamang ito, ha?
Pinapatamaan niya ang mga Pariseo, iskriba, mga matatanda ng bayan. Ba? Pinapatamaan tayo, ha? Kay kwento-kwento siya, yung pala, tayo pinatatamaan. Papayag ka ba niyan? Ah, yan na. Ganyan ba tayo mag-isip? Ganyan ba tumakbo ang ating isip? Gaganti at papatay. Baka nabiktima na kayo sa kasamaan ng tao. Baka naging biktima tayo sa maduming at maitim na pag-iisip ng grupo ng tao. Ginawa nila yan kay Jesus na napakabait. Yan ang kasamaan sa mundo na realidad hanggang ngayon. At marami sa mga kapatid natin, baka tayo, hanggang ngayon, nasasaktan si Jesus. Hanggang ngayon, pinapatay si Jesus. Hanggang ngayon, ang kanyang puso ay nagdurugo. Sige na po, ayoko po maging emosyonal, pero yan po yung espiritu ng salita ng Diyos. Magsika po tayong magbagong buhay. Magsisi po tayo sapagkat tayo rin ay masamang masama din tayo. Ngunit sa huli, may appreciation tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sige po, pagnilayan po natin, ha? Pasensya po. Medyo ang ating pagninilay ay may kalaliman. Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa po, tayo po ay pahalagahan, unawain ang dakilang sakripisyon niya para sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan, para sa oportunidad na tayo magkapiling-piling, magkasama-sama sa kaharian ng kanyang Ama. Ang Ama ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangan mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Tugon po natin, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pinapayagan.
sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng sa Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapi, may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat na mapumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Cirilo ng Jerusalem, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang marapati mong tahaki namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay Biyernes ng Kwaresma, tuwing dinadasal po ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, pinagkakaluban po tayo ng indulhensyang plenaria. Mangyaring magsiluhod po tayo at tingnan po natin si Jesus na nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap na may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ay buhay na buhay kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Mangyaring tumayo po tayo. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyeg mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala ng mga pangakal sa binyag na ikaw ni ibing at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.